ati pa ituturo ko sa inyo itong kantang ito. Ito po ang minsan lang kita tuturuan. Ay, minsan lang kita iibigin. Ariel Rivera ang ano, pinanggalingan. Pero ito ay version na plucking Justin Vasquez. Okay, si Justin Vasquez. Pinangharana do sa kanyang girlfriend. Tuturo ko sa inyo yung ano ha, yung walang kapo. Ganun din naman ang gagawin ninyo do sa ginawa niya, yung sa latest niyang video eh nilagyan lang niya ng kapo sa first fret. Pero ganun din naman ang ginagawa. Ibig sabihin, yung may kapo, tumaas ang kantahan, mas mataas 'yun, all right? So yung mas mababa ang ituturo ko. Mag-umpisa na tayo. The first part na ating pag-aaralan ay intro, siyempre. Ganito gagawin sa intro. Paano yun? So, ito ang ating guitar guide. Dito sa baba, ang ating chord. Paano yan? X32010. Paano yan? Yung unang makikita nyo, ito ang 6th string. Ito ang 5th string. 4th, 3rd, 2nd, 1st. Okay, ganun yan. So, X6 string daw. So, wag tutugtugin. Bawal tugtugin. I-mute mo kung kinakailangan. Pero, dahil nasa dulo naman, eh, iwasan na lang. Right? Then, 3 means 3rd fret. So, 5th string, 3rd fret. Right? 2, 2nd fret. 4th string, 2nd fret. And then, 0, open string. And then, ayun, second string daw ay 1, first fret. And then, 0 ulit, first string. So, yan ang C. Alright. And then, ang gagawin daw, ang plucking na gagawin mo raw, eh, ito nasa taas, itong namumulang mga letra at number. String numbers to pick or to pluck. So, ito, naka-bracket, ibig kong sabihin dyan sa naka-bracket, yan yung sabay na mga strings. Pagsasabayin mo sa isang strike. So, 5 and 1. Ibig ko sabihin sa 5-1, 5 and 1. Ha? Hindi ko na nilagay yung N. Okay? Yan yung mga sabay na tinutugtog. So, 5 and 1. 5th string, tsaka 1st string. Sabay. Sabay yung bass, tsaka yung dulo. Okay? Next, ito ang kadukso niyan. C pa rin yan eh, di ba? Nagkaroon ka lang ng 3rd fret sa 1st string, na iba yung 1st string. So, nakalagay dito sa string number to pluck, eh, yung first string na yon, yun lang ang tutugtugin. So, first string. And then, susunod, ito na yung susunod na chord. X20033. So, ganyan na magiging mangyayari. Pwedeng gawin, no? 20033. Diba? At ang gagawin mong pag-plucking ay 5 and 2, tapos 1. So, 5 and 2, go! And then 1. Yun. So, itong ginawa natin to, ano to, G/B ito, GB ito, itong chord na ito. Okay? Next, ito naman ang chord na A7. So, X02020. Right? Ang gagawin mo raw plucking, 5 and 2, 3-2. Okay? So, 5 and 2, 3-2. Diba? Susunod. Ito, pag wala kayong nakitang mga nakalagay na string number to pluck, to pick, ibig sabihin niya, eh, strumming na lang yan. Or freestyle. Gawa kayo ng diskarte. Basta, actually, lahat naman, pwede kong ipakita na lang yung chord, tsaka yung tipa. Tapos, gawan nyo na lang ng diskarte ng plucking. Pero, alang-alang sa mga beginners, eh, nagsama na rin ako ng tutorial sa paano yung mga isa-isang pagpa-plucking. Pero, dito, pwede nyo nang strumming ito. XX0555. Yan. Ang chord nito ay D, pero may kakaibang masarap pakinggan na tunog. At doon, nagtatapos ang intro. Alright? O, demo ulit. Mabagal ng intro. Next, meron ng kantahan. Demo tayo, demo muna. Mahal. Okay, ganoon. Tapos uulit. Charan. Pag inulit naman ito, parehas lang eh. Okay? Pero sa dulo, ito, pag D,
medyo doksong na, or buong C. Refrain na yun. So, yun. Alright? Umpisa na natin ang para sa verse. Para sa chord na G ito. Ito ang gagawin mo. Hindi ka na mag-G-G na chord. Ito lang ang tututukan mo. Ito lang ang mga kakalabitin. Okay? 3X. So, i-mute mo yan. Naka-X yung 5th string. Dapat naka-mute yan. Or, ingatan talaga na huwag kakalabitin. Okay? Paano ba minumute? Yung bang nilalapatan mo ng balat. Okay? Hindi mo patutunogin. Hindi mo ibabaon sa fret board. Okay? Basta may lapat lang. Nakahang pa rin. Okay? Nasa airy pa rin yung string. Pero may lapat ng balat mo. Right? Kahit didiskartehan mo na lang kung anong balat ang pwedeng lumapat dyan. No? So, ang third string daw ay may second fret. Katipa. Well, let's go. Ang tipa ay 6-4-3-2. C. String 6-4-3-2. 6-4-3-2. And then, ito susunod na tipa. Huwag mo na nga alisin ang 6th string mo. Lipat na lang ang iyong middle finger sa 4th string 2nd fret. And then, yung tuturo sa 2nd string 1st fret. And then, 6-4-3-2 din ang plucking. Yon! Ang tipang yan ay C yan actually. Susunod ay ang tipang B minor 7. And then, 5-4-3-2. O, pababa lang yun. Yung plucking na yun. And then, C, 5-3-2-1. Then, mag-strumming ka na lang ng D sus 2. Diba, D sus 2 yan? Strumming mo na lang. And then, uulit. Alright? So, i-demo ko na yung verse. Ha? Mahal pangako sa iyo, hindi magbabago. So, itong pagbalik mo sa C, pwede namang bass lang, di ba? Yung 5th string sa 3rd fret, pwedeng bass lang, pwedeng buong C na strumming. So, kayo, kung anong mas preferred ninyo. Yan, okay. Refrain na tayo. So, demo ulit. Demo ng refrain. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo. Yun, refrain. So, turo na natin. Umpisa sa B minor 7. 5-4-3-2 ang plucking. Ang okay. Alay sa'yo. Ito, E7. Chord lang tayo sa E7. Okay? Lamang. Kung kaya't giliw, chord lang din tayo, A7. Kung kaya't giliw, dapat mo pagdating dito sa pinakang D, dapat mo mala... Ito, D. So, pwede ka mag-plucking dito. Gayahin mo. Ito, gayahin mo to. May dagdag yung first string nasa 7th fret. Okay? 4-3-2-1. And then, biglang mag-strumming ka ng basta D lang. So, binitaw mo yung naka 7th fret dito. Okay? Tapos, uulitin mo siya. 1-3-2-1 na bumalik doon sa 7th fret yung first string. Okay? 1-3-2-1 and then yung D ulit, yung ganito ulit. Okay, ngayon magandang may ano to, diba, may pinching, pinagsasabay mo yung bass tsaka yung first string, o kaya hammering yung first string 7th fret, diba? Marami kayong pwedeng gawin, basta masarap pakinggan, gawin ninyo. Tapos, meron akong hindi tinuro yung pwedeng isingit ito ay, pwede nyo isingit ito sa E7, di ba? Ang pag-ibig ko'y E7, di ba? Lamang. Yun, pwede nyo isangat yun. Ang kaya't dilip,
Gets? So, i-straight nyo na lang ang pag-bar, pero ang patutunogin mo lang, ito, ang mahalagang patunogin, itong fifth string na bass, yung E. Tapos, bahala ka kung aabutan mo lahat ng string na first, second, third. Basta may kasabay yung fifth string niya sa baba. Diba? Ganun. Kung kaya't kiliw. Alright? Ganun lang. Demo. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya't kiliw, dapat mong malaman. Minsan lang, yan, chorus na tayo, katipa. Sometimes lang, tangibig. Minsan lang, kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo ay walang hangganan. Dahil lang minsan, yan ang chorus. So start sa G, minsan lang, minsan, plucking, 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2, and then lipat ka kagad, E minor 7 yan, 6, 5, 4, 3, and then lipat ka kagad, A minor 7 naman yan, 5, 4, 3, 2, and then ito, may choice ka na yung itong normal na D o dito. And then, lipat ka agad sa C. Or, bass lang. Okay? And then, susunod doon, B minor 7. And then, E minor. 6, 5, 4, 3. And then, A minor 7, katulad din kanina. And then, yun ulit. Yung tinuro kong kung anong bahala kayo sa D. And then, C. And then, ang pagmamahal, B minor 7. Ang pagmamahal. And then, susunod, B. 4, 3, 2. Yun. Walang. Ito, E minor na plucking na. 6, 5, 4, 3. Hangganan to. Pagdating sa nan, hangganan. Ito ang chord. X, 4, 5, X, 4. Ano yan? Yan ay maraming tawag. Tawagin na lang natin siyang G diminished. Okay? Actually, pwede mong isama itong ano eh. Itong 6th string 3rd fret. Pero pwede rin naman yung itinuro kong yan. Yung tatlong string na lang na yan. Okay? Actually, naka-X ang first string, di ba? Pero okay lang. Kahit open siya, okay lang. Nagkataon. Okay? Mute ang third string. Okay? Dahil ang minsan ay... Tapos, ano ulit? Magpakailanman. Mag-ano ka ulit? Strumming na lang ng D. Kung dito gusto mo... O dito, kung gusto mo mag-plucking, bahala ka. Tapusin mo sa G, plucking daw ang 6. Tapos 4-3. Tapos may gagawin kang hammering. Open daw yung ano, kalabitin mo raw yung open 2nd string. Tapos may hammering. Yon. Sa, yun din, 2nd string din. 1st fret. And then, saka mo biglang ibitaw. Okay? Tutunog yan pag bitaw kasi mabilis. Yun. Yun ang pwede mong gawin sa G pag ending ng chorus. And then pag uulit ang verse, mag-D ka muna, D. Ulit lang. So, naituro ko na lahat, katipa. So, yun. Ide-demo ko na lang yung chorus, di ba? Second verse, and then refrain ulit, then yung final chorus. Kumbaga, maikli lang yung cover ni Justin Vasquez eh. And then, inulit lang niya yung dahil ang minsan para sa ending. Dahil ang minsan ay magpakailanman. So, i-demo ko yung verse, refrain, chorus para sa panghuli ninyong pagpa-practice. Sabayan ninyo kung lala. Oh,
ending. Kung gusto nyo lang, pwede natin gayahin yung ginawa niya. So, G ito. Pero may muting sa fifth string kasi meron kang gagawin. Paarte. Yon. Pwede mong gawin sa pinaka-ending ng kanta yan. Kumbaga, parang ganun. So, antipana yan. Ayan. Gagayahin mo yan. So, and the lyric. Kailangan ganyan ang daliri din, ha? Hindi liit na sa first string yan. Tapos, ring figure gamit mo sa sixth string. Okay? Para magawa mo itong dalawang ito. Pag ending, magpakailanman. Parang ganon. Discarte nyo na lang yung pinakang hammering na yan. Eh, wag na natin gayahin yung ginawa ni Justin. Baka magalit na. Eh, kung gusto nyo, pwede nyo rin naman gawing leader of the band ito. Ayun. Dahil ang minsan ay napakailanman. O, diba? Bongga ang ending. Ayun. Pati pa, version ni Justin Vasquez. Magpakailan, minsan lang kita iibigin. Alright? Paddington here. Happy.